mainit na panligo o yung malamig na panligo, may benepisyo ang bawat isa? Tatanungin natin yan kay Doc Willie Ong. Okay, so ano gusto niyo, hot or cold? Comment po kayo, bibigyan natin yung pros and cons eh, bawat isa. Umpisa tayo, ako kasi hot ako eh. Gusto ko hot. Ikaw cold ka eh. So sa hot shower, maraming advantage. Una-una, mas relax ka, mas, diba, lalo na paggabi, nakarelax ang hot shower. Kung masakit ang muscle mo, gusto mo hot para ma-relax. Kung meron ka mga sipon, plema, maganda hot shower kasi parang sauna siya, nai-steam eh. Ako, may allergy. Yung plema mo, mas lumalabnaw. Yung sipon mo, na-inhale mo yung mainit na steam. Maganda, maganda yun. Sarado mo yung sa banyo. Para lumuwag ang plema. Hot shower din, pamparelax ng muscle. Yung mga stress, marami iniisip. Okay din ang hot shower. Okay? Ang disadvantage naman ng hot shower, ang problema lang sa hot, mas nangangati yung iba afterwards. Kung meron kayo mga eczema, nangangati, mas kinakati sa init. At kung sobra init, namumula din yung balat. Ayaw rin natin. Yun naman ang disadvantage. Mas nakaka-dry kasi ng balat yung warm. Yes, pag warm kasi nadadry, natatanggal yung mga oil natin. So yun din. Kaya kung mag-hot kayo, huwag sobrang hot shower. Siguro maligam-gam lang at sandali lang panahon. Okay? Added comments sa hot shower? Yes, actually, pag nga may sakit kayo, gusto nyo yung mga may lagnat, masama ang pakiramdam, masakit ang kasukasuan, gusto natin yung medyo maligam-gam at mabilis na pagligo. Tsaka ang hot shower bagay sa may edad, kasi ayaw mo manginig sa cold. Sa may sakit, may edad, may sakit, mahina katawan, maano yung immune system. Batang may sakit din, para hindi ka sipunin at mag-pulmonya. Ngayon, punta naman tayo sa cold. Pakita lang natin konting picture. Ah. Ito, in-explain ko yung hot. Eh. Ito, hot. Pamparelax, bawas ng stress sa hot, bawas sa pamamaga, bawas nervyos, at pampaluwag ng sipon. Nasal decongestants, pati sa balo. Punta naman tayo sa cold dito. Ang cold naman, ito ang mga benepisyo. Okay, mas alerto ka. Okay, mas nagigising, hindi nadidepress, bumibilis ang metabolism, at nagtatighten yung skin. Actually, mas gumaganda daw yung balat. At bagay to sa Dr. Lisa, nakakapayat daw ang cold shower. Eh. Pag cold daw, mas gumigising. Ngayon, pag cold shower naman, ang benefits nito, pabaliktad niya, kung nangangati ka, may kati-kati ka, may eczema, gusto mo cold. Oo, diba? Pantanggal ng kati, tsaka mas close yung pores ng balat natin. Close ang pores pa, cold. Sa hot, nag-open yung pores. Tapos, yung circulation, mas mabilis. Okay? Panggising sa umaga, pag tinatamad ka, ayaw mong trabaho, pag na cold shower ka, gising ka talaga, di ba? Mas gumaganda yung balat kasi mas pati eye bags mas nawawala. Yes. Medyo masyashock lang yung katawan mo kung malamig, di ba? Unang pasok sa lamig, mas bibilis yung heart rate, mas alerto, mas dadami yung paghinga mo sa oxygen. Kasi ang problema nga, yung katawan natin 37 degrees eh, mainit. Tapos nilamigan mo siya. Kaya ang reaction ng katawan, pipilitin niya initin yung katawan. Kasi hindi pwede bumagsak ang temperature niya. So, pag pipilitin niya uminit yung katawan, bibilis yung heart rate niya, masihinga ka. So, mas gaganda circulation mo. Okay? Kung bata ka, malakas ka, okay, mag-cold, walang problema, kaya mo yan. Pero kung may edad nga, yun nga sinasabi ko. Ang cons naman, ang disadvantage nga ng cold shower, yun nga, kung may sakit ka na, mahina yung katawan, may edad, baka hindi mo makaya yung biglang lamig. Dok Lisa, sa cold shower? Yes. Siyempre, depende din sa panahon. Kapag panahon ng taglamig, mas mainit-init ang ating ipapaligo. Pero kapag tag-araw, napakainit para maiwasan yung mga heat stroke, mas gusto natin yung cold shower o mas malamig-lamig kasi nakakapagpababa naman ang temperature ng katawan.